Good day, everyone. I am Billy Joe Arona from Dividend Coach Electronics. Today, videos, I'm gonna show you how to measure the transistor if it is NPA or PNP, and we will define the value of emitter, base, and collector of the transistor. So before we start, we need the tools or equipment to do. Number one is the multi-tester. We have an analog multi-tester, and especially the two transistor, which is the 1402 and 1602. So before we start, we need to calibrating our analog. So if you calibrating the analog, you can sure that the value is exactly. So let's start. So ang next na gagawin natin is hahanapin natin yung base ng transistor. Kasi pag nahanap natin yung base ng isang transistor or yung common niya, is ma-identify natin if PNP or NPN yung isang transistor. So dito muna tayo sa 1402 na transistor. So hahanapin muna natin ang base niya. So sa multi-tester is kailangan naka times 10 siya, times 10 ohms. So hanapin natin yung base niya. So hindi siya pumalo. Hindi. So ayun, pumalo siya. Pumalo. Kabila naman is pumalo siya. So yung base natin is negative yung probe test niya. So itong 1402 is NPN siya. Kasi yung base niya is negative. So ang next na gagawin natin is i-check natin yung transistor na 1402, which is yung NPN natin. I-check natin kung good transistor ba siya using the table na binigay ni sir or binigay ng aking guro. So paano ba malalaman natin yung collector tsaka emitter? So lagi lang natin tatandaan, may dalawang pag-check ng emitter tsaka collector. Is yung una is emitter is greater than the collector. Ibig sabihin, ang value ng emitter is kailangan ay mataas sa collector. Then second step naman ay malalaman natin na collector at tsaka yung emitter is isiset natin yung ating multi-tester sa 10K. Then kung ano yung base natin, halimbawa sa NPN, ang base natin is negative. So gagawin lang natin positive. Then kakapain natin yung collector. Once na yung collector or yung tester natin hindi pumalo or hindi nag-deflect, is which is the ito ay collector. Then kapag pumalo naman yung multi-tester natin or nag-deflect, which is ito yung emitter. So ang next procedure natin gagawin is i-check natin yung reading ohms using the table na binigay ng aking guro. So this is the base. This transistor is 1402. So means this is the NPN. So yung gitna is ito yung base natin. Base, then emitter, ito yung emitter natin.
Then, ito yung collector natin. So, sa pag-check ng readings up, ang kailangan muna natin gawin is ang base natin ay positive probe. Then, emitter natin is negative. Kailangan hindi siya pumalo. So, ayan. Lagi nyong tatandaan is kailangan nyo iset yung multi-tester nyo sa times 10. So, check na natin. So, wala siyang palo. Or, tinatawag ito na reverse bias. Next naman is emitter to base. So, ang emitter natin ay positive proof and the base natin negative. So, pumalo siya. So, tinatawag natin itong forward bias. Next one naman is base to collector. Check natin. Kailangan hindi siya papalo. So, hindi siya pumalo. Reverse bias siya. So, ang next naman natin is collector to base. Collector, papalo dapat siya. So, ayun, pumalo siya. Forward bias siya. So, ang next naman natin is collector to emitter. So, collector emitter. So, hindi siya pumalo. Then, last one natin is emitter tsaka collector. So, lagi nyo tatandaan yung probe test ng multi-tester. So, emitter, positive dapat ang probe test. Then, collector is negative dapat ang probe test. So, tignan natin kung pumalo siya. So, hindi siya pumalo. So, ibig sabihin, ang ating transistor ay good transistor. Kasi pag yung transistor natin is hindi good or open natin, is pagtapat natin ng probe test sa emitter na positive, then negative sa collector, is once na nag-deflect yung multi-tester natin, is tiyatawag natin siya shorted, ay open. Then kapag shorted naman, halimbawa negative, so good yan. Yung base natin is negative, then yung emitter natin is positive probe test. So once na binaliktad ko siya, yung base ko is positive, then yung emitter ko is negative. Once na pumalo siya, is yung transistor natin ay leap or shorted yung transistor natin. So ganun lang po. Then next naman natin is yung reading ohms na 1602. So in 1602, which is PNP siya, so yung base natin is positive, kaya siya NPN. So check natin kung good pa or hindi good yung ating transistor. So first ulit, ganun lang ulit, yung base natin is positive. Then yung emitter natin, so by the way, ito pala yung base. Ito yung base, emitter, then collector. So check natin yung base. So pumalo siya. Then emitter to base naman siya, kailangan hindi siya papalo. So yung base natin is negative naman siya. Then yung emitter natin is positive. So, hindi siya pumalo. So, next one naman is base natin ay positive. Then, yung collector natin is negative. So, kailangan pumalo siya. Yun, pumalo siya kasi forward bias siya. Next one naman is collector. Then, base naman tayo. So, yung base natin is negative. Then, yung collector natin is positive. So, reverse bias naman siya.
kabaliktaran ng forward bias kanina. So next one is collector to emitter. So yung collector natin is positive, then yung emitter natin is negative. So kailangan hindi siya pumalo. Yan, hindi siya pumalo. Ang next one naman natin ay last one is emitter to collector. So babalikan lang natin yung probe test natin. So ang emitter natin is positive, then yung collector natin negative. So hindi dapat siya pumalo. So ayun lang po sa pag-check ng ating transistor. So makikita nyo dito yung graph or diagram ng transistor natin. So tapos na po tayo sa pag-check ng ating transistor. So maraming salamat sa panonood at pakikinig, naway may natutunan kayo. Goodbye guys!